Okay, 3, 2, 1, and go! Hi mga Trudies! Welcome back! Hi, welcome back to my channel for today's vlog. Vlog? What's up mga ka-Trudies? Mga ka-Trudies! Ayan. So ako nga po pala si Keke. At ako po si Marzy. At hindi ito ang Keke Marzy Vlogs. Yes, this is Trudy Delicious! Okay. So ano mo gagawin natin? Okay. Oo nga, ano gagawin natin? Okay. Ito, napili ko tong recipe na ito kasi medyo trending siya. Madalas ko makita na may mga nagpo-post nito nag-aalok. So, ito, parang so, ayan, para dun sa mga gusto malaman kung paano gawin itong graham de leche. Yes, graham de leche. Kung nakikita niyo yung mga naka-microwavable na graham, tapos merong leche flan sa ibabaw, ito yun. So, ayan, tuturo ko kung paano gawin yan, pwede nyo pang regalo or pang negosyo din. Dali na malapit na yung Christmas. Yes! Tama, tama. Ayan. So, tutulungan nila ako magluto at syempre, yung procedure kasi gusto ko iba-ibang language. So, tutulungan nila ako. Kasi alam nyo ba kaya nila 5 languages? Para ang balak namin maging international na itong... Yes! Yes! Kaya kailangan ko talaga ng translator. Go for the gold. So, para sa lahat ng viewers. Yes. Pati po mga animal dyan. So, okay, so, paano ba? Paano natin sisimulan? So, una mo na mga ingredients. First, kailangan syempre ng genera. Tapos, 2 tablespoons ng white sugar per genera yung ilalagay. So, kailangan ng bindin niya nera. Si bindin? Yes, si bindin nera. Kung kilala niyo po siya, siya yun. Ito ang silipin. Lang natin siya ng a little bit of diabetes. Diabetes, white sugar. Mga 2 tablespoons. Ayan. Next ingredient natin would be the... Ayan. 400 grams na sugar. Kailangan ito dun sa mismong mixture ng leche. Dagdagan ba natin yung diabetes? Oo nga. More! Ayan, ganyan. More diabetes, more fun. Kailangan natin ng diabetes sa katawan para tayo mag-function araw-araw. At syempre, next is a can of evaporated milk. Hulaan nyo na lang yung brand. Mahalin niya. Oo, for sure. Oh, original daw. Yes. Baka naman. Oo nga! Pulay eh. Oo. Pula. Saka, 1 can ng condensed milk. More diabetes, yes. Ikaw naman. And then, meron tayo dito ano. Ang secret namin, 6 eggs. Large eggs. At atin pong tandaan, nakapalang itlog ay pula, kainin mo yon, kasi itlog na maalat yon. Kapag ang itlog ay puti, kainin mo yon, dahil itlog ng manok yon. Pero, kapag ang itlog ay brown, don't panic, it's organic! So, eggs. Large. Malalaki itlog, yung kaliwa ang kuhanin nyo po, malalaki. Yung kaliwa, paano pag kanan? Yung kanan kasi medyo madali. Oo. Magkaganon ba sila? Magkaganon.
balik na tayo. Ano pa ang kailangan natin natin, Chef? Okay, para naman sa Graham, na, kasi di ba layer-layer to? So, kailangan okay, natin na 2 packs ng Graham crackers. At syempre po, ang hindi nyo kakilala na all-purpose cream. Hindi nyo siya kilala. Yes, baka naman. Gusto nyo makilala. Wala siyang tindahan sa palengke, no? Totoo. Si Ate Nessel. At least, di ba? Nadamay pa si Ate Nessel dito. Tapos, another can of condensed milk. Kasi para dun to sa kasama ng all-purpose cream. Yes. For the glaze. At, kailangan natin ng half can ng condensed. Sorry! Half can ng evaporated milk para i-dip dito yung pinag. Mamaya na namin tuko. Let's begin. Anong first step natin? So, ito. Hanin muna natin siya. Ilulusawin. Yes. So, pwede sa ibabaw ng stove, katulad ng mga ginagawa ng lola natin, or pasosyal yan. Use this lighter. Lighter? Ano ba yan? Lighter! Mas hindi ako magagawa. Kaya okay. Magmabot tayo dito. Ganda lang po ang ambag ko dito. Ito ang lighter. Hindi talaga ako sanay magluto. And then we're going to try din to use yung conventional way, yung sa stove. Yes. And then, ilalagay nyo lang po siya saan. Pero syempre, kailangan siyang bantayan. Kasi pag hindi siya binantayan, may possibility po na maging kamukha siya ni Marzy. Masusunog. Parang lakas mo. Hinaan lang natin apoy. Ayan. Ano po? So, next, habang nilulusaw ni Keke yung ating sugar sa planera, prepare naman natin yung para sa flan. Yung para sa flan. Yes. So, paghaluhaluin lang yung yung diabetes. Maraming diabetes, guys. Of course, so that, sugar. 400 grams. 400 grams of sugar. Always remember. Tapos, condensed milk. Okay, ano nga? Hindi ko pa pala nabubuksan. Ang ganda nga. Ayan, ang ganda. Ba? Sorry, wala ko talaga akong alam sa pagluluto. Oh my God, Marzy, is spatula. Hindi ka maraming gumamit. Hindi. Pang-tampal-tampal kasi yan. Saan? Sa wera. Very ano ka ha? Ayan, Christian Grey, tsaka si Anastasia. Yes! Totoo. Next is yung Evap. So, isang can din siya. Isang can din. Perfect. So, ito nga palang recipe natin is good for 4 servings. So, kung marami kayong gagawin at ibebenta nyo, i-times 2 nyo na lang or times 3 yung recipe. Yes. Tapos, gagawin mo. Ay, hindi gagawin mo siya. Ayan, yung chai, tapos yung eggs. Ayan, yung paborito nyo. Yes! Large eggs! Yes! Sa mga meron pong eggs na hindi nagagamit, pwede nyo po ipagamit sa amin. Contact Keke or Marzy. Yes, it's 090. Hot! Vlog! Yeah. So, Ate Che, pagkatapos ilagay yung egg, yung i-mixer na natin. Okay. Ah, itong recipe nga pala na to, may kasamang, yung iba, diba, ang usual na leche flan, ano, may egg yolks lang. Ito may egg whites, para hindi nasasayang. Kasi yung iba, effort pa kung iisip ka pa kung ano gagawin mo sa egg whites. True. Eh. Tsaka dapat hindi natin talaga sinasayang yung mga effort. Okay, nami-mixer na ba? Mixer na. At hindi ako yun. Hindi ba yun? Takala ko siya gaganan yun. Nami-mixer. Basta ako na. Ako na yun. Pwede mahaba lang yung baba ko, pero... Nag-practice mo siya mag-mixer. Kaya
na ano lang, pagka imi-mixer, na baga lang. Kasi magbabubbles ng sobre. So, kung wala ko kayong mixer sa bahay, sabi ko natin siya. Kumaka na ng ano, solo. Blood ko! Siyempre, pinapakita lang natin sa mga tao. Lalo na sa amin, wala kaming ganun. Yes. Pagka po wala kayong electric mixer, ayan, pwede po kayong gumamit ng ganito. Beater. So, babatihin nyo lang po. Pwede din blender. Blender. Kaya lang natin mabilis yun, di ba? So, okay lang naman din. Yung, di ba may ano yun, yung setting number. Yung pinakamababa. Ikaw ano? Pero yung sa pagbabate, no, mahilig ka doon. Oo naman, kaya-kaya ko pong batihin kahit nilang itlog pa yan. Totoo nga! Hindi kita kinakaya, sis. Kala ko ba sa channel lang natin tayo magbabalaw na? Magbabalaw, ano no? Oo, sa atin siya, ito nadamay. Hindi kasi talaga, di ba? Pangbati po ito. So, minsan talaga binabalik ko po ito. So, yun, ating tandaan, kung wala po tayong electric mixer or beater, pwede po ang blender. Kasi may mga number po. Depende na lang sa bilang. Hindi. Yung ako sanay magluto talaga. Nakakaano. Ayan, batihin natin. Yan. Babatihin natin siya. Si ayan. Keke, mahilig siya mabalik. Pero kasing naiwan yata sa ilalim. Kaya, babat, ayan, pati nga Keke, dahil ikaw ang magaling na. Ayaw nga. Hoy! Karat lang. Reaction. So, ganito po magbate? Ganyan ba? Oo. Pero hindi man siya masyadong bibilisan, dapat yung swabe lang. Para? Para ramdam. Si Ate Kay, nadadama yun. Iba parang sa ano lang yan, sa pag-ibig, dapat dahan-dahan lang. Hmm. Kasi para hindi, nabigla. Pag nabigla ko, kasi parang, aray. Malasaktan ka, syempre. Totoo, pag nakakabigla, masakit, no? Wrong home. Yeah. Pag halong-halong na, pwede na siyang strainer, pick up ko lang. Binaboy na lang natin yung lab niya. Hindi ah. Basta yon, ang easy lang pala niya. Oo, easy lang siya gawin. Kahit hindi ka marunong magluto, kaya mong gawin. So, very convenient siya. Lalo ako ngayon ko lang siya natutunan. Oh my God, I'm so proud of myself. Ang medyo effort lang po talaga dito, yung pagtunaw ng pagkaya nila sa show. Ayan. So, feeling ko po, mix na. Mix na siya. Wala na siyang buo-buo yung sago-sago. Diba? Sago-sago siya. Pero ako sa mga terminologies mo, Kelby. So, ayan. I-strain na natin siya para siguradong... Kailangan natin spatula. Hindi na. Hindi na, no? Ayan. At sa dahan-dahan lang po. Sabi sa inyo, parang kanina, dahan-dahan lang. Ganun. Para hindi ka masaktan. Tapos, three times. True? Ganun kadami. Ganun kadami. Ang pagsala. Ibig sabihin ko, salak-sala. Yes. Ikaw ba, sinasala mo pa? Hindi na. Diretsyon. Lulun. Diretsyon lulun na ano. Tapos, last na po, dahil pang 3 times na po. Tama po, tama po. Yes. Saka ano lang yun? Pagka sumobra na po sa tatlo, katangahan na po yun. Saan ka ba nagdadalik? Ano bang pinaguhugutan mo? Bakit ka puro... Nasasabi ko lang naman, kapag ka nakatatlong ulit na, tama. Tama na. Diba? Tama, tama. Hello. Ikaw ba nang umangat na sa'yo? Bumitaw ka, di ba't hindi? Tinuloy mo pa? Masarap! Nalabok siya eh! Measuring cup? Or ilipat... Kailangan natin yung measuring cup para ilipat dito. Or kahit ano naman, para maliit na pitcher. Yes, yes. Oo. Pwede. Ganun yung nakikita ko yung ginagawa nila. Tama yan. So, one... Kumbaga, ilan yan? Sukat? Half cup to... Ano ko eh, measuring cup. So inano ko muna. Taligan ko muna lahat ng tigi-tigisa, tapos babalikan ko lahat. Para equal. Pag binabalikan, nagiging equal na. Minsan mo. Make it a better play. Background music po tayo live. Ayun, yes. Tapos so, one cup. One cup per llanera. So, per dinin. Ay, wait. Parang medyo maliit kasi itong llanerang binili.
Pero in fairness, yeah. So, pwede feeling ko din lumit na yung mga Lionel nowadays. Dati yung malalaki, nakikita ko. Meron kami sa handaan. Ano naghahanda ba kayo? Oh, yun din. Nakainuwi mo yun eh. Sharon! Pinalaki na. Sharon! Mag-anak mo si Sharon Cuneta. Dati kayo kumakanta na? Balutin mo ko sa lilim ng... Sa mga nababarot po dyan ang mga ulo ng lechon. Oh, isa ka doon. Ay, kaya na napakita. So sorry, 6 pala. Aabutin to ng 6 kapag medyo maliit ng Lanera. 6 na Lanera. Ngayon naman, ang susunod natin gagawin, tatakpan natin siya ng... Foil! Yan! Mabango pa siya. So yung foil po, huwag nating sinasayang. Ang foil ay huwag sayangin. Ating gagamitin sa pagkain. Hindi sa kung ano man gawain. Tatapat sa kandila. Uy, kung alam nyo. Di ba ganun nyo? Nakapanood ko sa TV. Baka ganyan. Tulong-tulong tayo. Yes. Pag-i-steam natin siya, 40 to 45 minutes. Basta, yun. Tandaan nyo, 40 to 45 minutes. At saka pag ganito yung steamer nyo, makikita nyo naman. Oh, may timer kasi ito eh. At saka, matuto kayo maghintay. Yes, dadating din yun. Tandaan nyo. May nag-re-re lang sa background. Kasi matagal na kasi nag-aantay eh. Matagal-tagal. Minsan matagal, hindi siya mabilis. Dati yung steamer na sa stove, yung malaki. Oo, para marami silang magawa. Right? Yung mga, kung pang negosyo niya talaga dapat yung malaki. Para... Yung stainless lang, di ba? Mm-hmm. Yung ginagamit po sa siomay. Tama, yun nga. Yun yun. Oo. Kinuha ko ulit yung mixer dahil imi-mixer natin yung all-purpose cream. Wow! Bakit hindi ko ito binalik sa rin? Eka, kukuha ko na. Sige naman nga pala, sorry, hindi namin nabanggit na na kailangan yung all-purpose cream, chilled na siya. Chilled, pero chilled po, hindi frozen. Kasi pag frozen, ang tutubig. Ah, so yun yung kaibahan mo. Kasi pagka-chilled, pagka mini-mixer mo, para siya, mawi-whip siya. Parang double halos ng size. Tapos okay, mas magandang i-spread kaysa dun sa... Ngayon, kung wala ko yung mixer, pwede rin naman na ano, hindi na... O kaya, manual na whisk. Pero medyo matagal siya. Dali niyo sa kwarto. Gusto ko yung ano. Dali niyo po sa kwarto, manood ka yung TV habang nagbabat eh. Yun. Para... Medyo matagal nga na. Nasubukan ko na yun. No, totoo na ako din. Nakakaawit. Kaya minsan po ako, pag anawin na yung kamay ko, bibigla lang talaga. Cut mo lang ang ginawa. Nag-i-insert na masyadong madaming packs. Buti na lang kung maraming stock ng ano... Nestle cream? Sa atin Nestle cream? Nestle cream. Mamili na kayo. Choose among the parentheses. Mm-mm. Ayan. Basta at least, mga 3 hours. Pero kung overnight, mas maganda na i-chill. Para sigurado. Pero yung 3 hours, okay naman actually. Mapifeel nyo naman eh. Di ba? Mm-hmm. Matigas-tigas siya. Oo, medyo parang... Pero yung matigas-tigas, pero napipisil-pisil pa rin. Nasa pa'y gunting? Ano? Gunting? Kunsilyo? Kunsilyo? Ati na, Ati Che. Ibutasin na lang natin. Kasi nga. Kaso kailangan ba siya ganito? Hindi naman. Kung wala, pinapapil ko lang kung talagang buo na siya. May mamuumuunga.
So, bukod pa sa kutsilyo, Marzy, sabihin tayo magbukas. 1, 2, 3 Kaya, yun, binubuli mo ako. That's bullying. Alam naman ng mga tao yung ano. Na? Yung hugis ng mukha mo, hugis heart. Grabe ka. Hoy, hindi ah. Maganda na kaya ako. Pero natatanda ako dati. Ano, mas may naman kasi siya ngayon. Dati talaga. Dati talaga parang... Hugis heart. Oh, open this one. Okay. Lagay mo na, Marzy. Pag nilagay ko siya. Yung mga buo. Kaya, kailangan ganito yung consistency niya. Buo. Ayun. Ay! Oh my God! Ano nila siya sa face? Kailangan ko buo. Kita niyo naman, para siyang IC. Yun. Tapos. So yun yun. Kasi mating mo. Ikaw. Ay! Yung nakalagay! Sisimutin. Sinisimut mo ba? Totoo nga! Sisimut ka talaga. As in, simut na simut? Walang bakas. Totoo. Parang walang nangyari. Sabi mo so? Ang... Okay, so pag nakita na natin na parang na-whip na siya, nag-double na yung size. Yung dami niya. At ganyan, nature na parang icing, di ba? Yes. Ayan, so okay na. Na para ilagay yung condensed natin. So, ayan. Okay. Ito. So, ito na yung gagamitin natin para sa Graham layers. So, anong gagawin natin ngayon dun sa Graham? Ito, yung sinasabi ko kanina na isa-soap. Yes. Kasi, pwede namang skip to. Kaya lang, pagka kasi chinil na siya, dahil na ako naka-whip yung cream, hindi na lumalabot yung graham. So, pagka in-slice mo siya, okay, kakainin mo na. Minsan, napansin nyo ba yung parang miniwala yung... Nag-speed yung graham, saka dun sa cream. Yun yun. Kaya ako binabasak pa siya na. Iba. So, ganun ang gagawin natin. Ilang layers per... Per top. Siguro mga 4. 3 to 4. Depende sa gusto nyo maging costing nung benta nyo. Kasi, syempre, the more na mas madami yung layers. Mas madami yung layers, mas mahal. Tapos, next na is so, yung whipped cream na may condensed, wala lang specific naman na measurement. No? Wala. Kahit tingnan mo na lang kung okay na sa'yo yung... Nagdami. Dami. So, yun. Kung gusto niyo pong maraming magawa... Pero kung ano ka naman, talagang nagko-costing ka ng tama, mas maganda kung i-measure mo. Gamit na lang na measuring cup. Para pantay-pantay talaga lahat ng gawa. Walang magagalit sa inyo. Walang magagalit na bakit yung nabili nung kumari niya, mas madami. Mas madami. Mas madami. Tapos yung sa akin. Kuha pa tayo ng isa pang... Isa pang... Tama! Ayan. Huwag mo lang sobrang palalabutin ha. Baka kasi ma-break naman yung graham. Kasi hindi mo na ma- yun pala ma-requesto ng maayos. Ganyan pala yun. Kailangan dinibit mo na sa ita para hindi sumasama. Para sumama. Ay, para sumama pa niya. Para sumama siya pagka kinakat, ini-slice. Yes. So, tandaan niyo po. Yung sa graham, ano lang siya? Parang i-dip niyo lang siya or... Ibabad nyo lang siya for few seconds. Huwag namang sobrang tagal. Not too much. Mm-hmm. Yes, kasi baka hindi mo na siya malumambot na agad doon. Hindi mo na mailipat. Yes. Lalambot naman siya tagal-tagal. Okay, next na ito. Ulit. Nalagyan natin na. Gusto mo maglagay yung Marzy? Oo. Okay. Gusto ko siya mag-try actually. Kasi hindi talaga ako sanay. Ayun, nabuhin mo pa na. Yes. Ang dali lang, di ba? Hindi ka naman mag-bake talaga. Pwede mong gawin to. At saka nga, siya yung tinatawag ng no-bake. Kahit wala kayong oven. Pwede siya gawin. Pwede. Okay, tapos ikaw naman. At number two, pwede naman kasi hindi i-whip talaga yung Nestle cream. Saka yung condensed milk. Kaya lang, magiging watery eh. Yung pag binuhos mong gano'n, parang siyang tubig. Mm-hmm. Hindi siya ganyan na nai-spread mo siya. Yes, parang yung kanina, nung binuhos natin yung Nestle cream,
Kung napansin nyo, meron siyang tubig-tubig. Mm-hmm. Yun yung ganun yung mangyayari sa kanya. So, mas maganda na i-whip dish. I-whip talaga. Kung wala naman nga kayong pang-whip, then, batiin nyo. Diretsuhin mo lang, mabilis na mabilis. Kaya-kaya yun. Four layers mo. Pang-third na yung nilagay ni Marzy. So, after nito, last na last yun. Last layer. Pupunuin natin. Parang mas masarap. So, ang first layer niya ay, sorry, ay gray ham. Tapos, gray ham din siya matatapos. Cream. Okay. Sa cream siya matatapos. Yeah, okay. Isa pa. Last na. Para hindi nila sabihin na tinipid. Mm-hmm. Pwede na siya sa 3 actually. Mm-hmm. Ito pa. Sorry. Ang dami kong sinasabi. Pagka yung cream ay hindi minip, hindi mo masyadong makikita tong layering na to. Mm-hmm. Yan. So, dahil minip natin siya, halatang halata yung layers. Yes. Tinday ko na din kasi dati pa yun. Kasing matagal na. Wala akong mixer pa. Hindi ko na itsura niya. Basta diretso na inalo ko lang ng Tadagdagan na lang ulit ng cream mamaya. So, set aside muna natin to habang pinatapos ng iba. Okay. And we're waiting for the legend line to be cooked. Yes. Okay. Ayan, ganyan po ang pagawa pag mabilisan. May sistema. Yung isa, naglalagay ng gray ham. Si isa, naglalagay ng cream. Diba? Okay, sa mga business partners, lalo na sa mga enemies, best friends. Yeah. So, sunod, si pagbibenta, mag-aaway. Mm-hmm. Doon na kami. Tsaka sa, pag-deliveran. Depende kasi sa umorder. Pag lalaki umorder, tapos pogi, ako mag-deliver. Hindi ko ito ako. Yan, pag-aaway natin. Mm-hmm. Yan, hindi tayo mag-aaway sa lalaki, sinabi nito. Mag-like tsaka mag-share ng video na to, di-deliveran ng Sunday Express. Kaya rin pagkayari ng video na to. Tama. Di-deliver namin sa inyo. Right away, agad-agad. Agad-agad. Sabi po, ipa-plug natin ng Sunny Express. Sobrang convenient po niya, lalo na pagka nandito lang kayo sa San Miguel. Ay, grabe, umorder lang kayo. Right away, nasa pintuan na ninyo. No ay, need for... Ay, hindi ma-orderin na lang agad? Kasi kaya sana. Hindi deliver, no? Actually, yun yung nire-request ko. Suggestion, di ba? Mag-deliver naman kayong lalaki. Para hindi na kami pumunta sa kung saan. Oo nga. Granted na guys. Granted. Order ng lima. Granted na guys. Agad? Lima agad? Pero yun nga po, Sunmig Express. Very convenient. Yeah. Saka alam ko nag-deliver na rin sila outside San Miguel. Pero malalapit na bayan pa lang ha. Hindi po pwede sa ano. Tumiga raw. Sumoga. Ayan po. Just like that. Pagka sumoba ng sausa. Sumoba siya na rupok. Shit. Ang rupok mo kasi sis. Bubuin ko yan. Ayan. Oh, perfect. Okay. Bubuin pa rin yan. Ganyan naman yung mga ano eh. Ilan yung mga misang broken. O, tatlo. Namabubuo din naman yun. Mabubuo din naman. Oo. Sana all. Sana all. So, kailangan after yung gawin to, kailangan siyang i-chill or pwedeng... Chill! Chill talaga, chill. Para mag-chill. Depende naman po sa inyo kung gusto niyong buuin ulit, i-chill nyo. Pero pagka ayaw nyo naman, kailangan. Move on po sa buhay. Maghintay ka lamang. Ako'y babalik. Di ba darating yun? Mali rin yung ano natin eh. Ang oras po natin ay ganap na alas 4 in punto ng hapon. Yes. Ano yung babalik? May nag-send sa akin, pero anonymous. Ang sabi niya, babalik ka pa ba? Kasi kung hindi na, re-replyan ko na tong lima. Oh my God! Oo, yun. So,
Diba? Oh. I'm speechless. Me too. Si Rally ba yan? Rally yun pa ganun. Ayan! So, i-compare namin yung itsura mamaya, yung 4 layers. Kasi may isa tayong ginawa na 4 layers. And then, the rest ay 3 layers. Kasi medyo malaki itong ano, nalagyan. Parang ikaw. Habang hinihintay po maluto yung leche flan. Pwede po tayong kumain nila na? Kaya ano? Kinala mo ano? May alok. Ganyan yung mga Pilipino mo. Mapapalok. Kaya maroroko ka. Huy! Oy! Tatalan mo! Ayan po! Kakaganyan! Na-fall! Pero ang sumalo ay? Floor. Sa head! Ay tama! Na-fall pero ang sumalo ay? Floor! Floor! So yun! Akala ko gamit mo yung sumalo eh! Floor pala! Parang pagka-fall ito langit. Oh? Hindi po yun. Kaya mo pataas. Pataas, diba? Asin yun, asin. Mm-hmm. Yung pampaalat yun, diba? Diba, asin. Asin mo yun! Asin ba yun? Descend. Ano ba? Asin ka. Asin. 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 Pasensahin niyo na po, ibang channel po yung subscribe siya mo. Yung asin po kasi pataas, pero asin po ang intindi mo lang. Just yun sa sasin. No, yun na nga, Kuche, habang hintay natin, pwede ka ba namin interview kaya? Yes! Tapos what inspires you naman sa, yan, sa yung ang career na natahin mo? Inspiration ba? No, depression. Ano ba ang inspiration? Inspiration ba? Siyempre, ano, kumain ng, mapakain mo yung pamilya mo muna na masarap na pagkain. Yes. Right. And number two, kung gagawin mo kasi na siyang career, syempre, para kumita din. And extra income. Yes. And yun. Tama. So, sa dinatang binag-usapan natin na to, eto po ang Mars! While waiting, baka pwede mo nang i-discuss yung magiging range ng rate niya. Number. Ang nakikita ko lang online, ang bentahan niya ta is 150 to 180. Siguro yung 150 to 80 din, depende kung ilang layers yung pinabenta nila. So, more or less, ganun ang bentahan. Yung costing, ipopost ko na lang sa baba. Yes, kung sa description. Yung, yes, sa description box. Kung magkano yung costing per piece. Yung puhunan. Tapos yung tubo ninyo, bahala. Bahala na kayo. Yeah. Kasi, i-compute nyo na lang, syempre, hindi lang ingredients, ha? Yung pagod, kuryente, mm-hmm. or gasol, kung naka-steamer kayo na, yung conventional na steamer. So, kasama dapat sa costing yun. Plus, yung kikitain nyo. Yun kasi problema minsan, yung iba, hindi nga marunong mag-costing. Akala nila kung ano lang yung ingredients mo, Yung lang, tapos dadagdagan mo lang. Pero dapat talaga may ano pa yun, may pagod. Yun nga, yung electricity at kung ano-ano pa. Yes. Kasama na rin yung minsan nagkakamali ka. No, kasi wala lang perfect. Minsan, yung meron kang, ano tawag nila dito? Nasunog, ganyan. May pataan ka dapat doon na parang hindi mo ikalulugi, may nasunogan ka ng isang batch, lugi ka na agad. Yeah. So yun, kasama pa rin sa costing yun. Tama. So kung mga business-minded talagang tao, tapos yung goal-oriented towards sa pag-angat, gano'n. So kailangan maingat talaga sa costing. Yes, kasi kung hindi ka kumikita ng tama, sa una okay lang. Hindi mo mararamdaman yun. Pero pagka tumatagal na, yung ang dami niyang umu-order sa'yo, tapos ikaw naman, pagod na pagod ka na, hanggang sa magkasakit ka na, maiisip mo, marirealize mo, ay, yung kikita ko dito, tama pa ba? Mm-hmm. Parang worth it pa ba dahil nagkakasakit na ako, kung ano na yun. Stress ka na dahil, dapat syempre, ano, tama, para hindi ka naman, kasi nakakatamad na yan, diba? Tsaka yung dapat, ano, masasabi mo na worth it pa yung ginagawa. Dapat tama yung costing. So, in all, ano naman, kahit sa anong aspects, kahit hindi naman dito lang sa ano, yes. Krema, ito dito? Krema. Hindi lang doon, sa lahat ng
mga binibenta. Wait, yung kailang mga nabibili nyo, may cost nyo yun? Meron! Meron naman. Oo, kasi like for example, yung taga San Agustin. Gandong. yung mga nabibili namin, may pero kaming base rate. No, 150, di ba? Kaya nga nauso yung 150. Dahil yun yung base rate. Sa probinsya, ha? Base rate yun. Sa ibang lugar, sa Metro Manila, medyo mataas kasi yun. Kaya ayaw ko na lumayan. Mataas ang cost of living kasi yun. Mm-hmm. Tsaka mataas ang bentahe ng meat talaga sa Manila. Kasi, Dito kasi sa probinsya, ano lang, 150. Tapos, so, depende pa. Pagka bagong ligo, plus 20. Buwan sa meat ang pinag-uusapan, products. Gumamit ka ng tubig, kailangan mo magdagdag sa costing. Hello? What is costing? Kulitan pa daw, kailangan piliin. Ay, hindi. Ay, hindi na. Depende. Kasi may iba, gusto madilim. Kagaya ko, ako din. Gusto ko. Pinagpapawisan ako dito. Ako din. Kasi parang iba rin. Sa iba na tayo papunta. May iba, no? Parang mapunta yung Kyoto dito. Ang daming excited na. Ayun! With regards pala dito sa vlog mo, paano ka nag-start? Oo, sa yung channel natin siya. Nag-umpisahan talaga sa hugot. Yung kasi yung teaching, actually, dati na ako nagtuturo. Meron akong school na pinagtuturoan sa kabanatuan. Yun nga lang, medyo nag-close na kasi, kaya tumigil na ako doon. So, sanay talaga ako nagtuturo ng baking. So, kaso yung hugot kasi, naging biruan yun ng mga friends ko, with friends, kabarkada ko, na minsan, pag may maisisingit na hugot, may huhugot ako hanggang sa naisip ko na pagsamahin yung dalawa. So, nagtuturo ako, then huhugot. Yeah. Nag-start yun. So, nag-start. Tapos, tapos may gusto ko. Wala. Yung Ayun na yun. Muntik na. Lalabas na. Oo. Sinigan. Usap tayo. Ayun. Tapos, True Delicious. Sa bagay dahil cooking nga. Tapos, natatandaan ko, nung una, hindi ka nagpapakita ng mukha. Oo. So, what changed? Medyo mas confident na. Pangalawa, dahil may guest ako last vlog ko, si Erica Del Rosario, ang hirap naman nung siya, nakikita yung mukha, tapos ako putol. So, napilita na rin ako ipakita. Oh, dadap. Pwede na. Actually, pwede siya. Oh, actually, si Sia. Nakabas ka lang dito. Si Sia. Okay, si Marshmallow. Nakamask. Hindi, pero, in fairness naman, nung nag-reveal ka ng mukha, yun yung masasabi natin revealing talaga. Mm-hmm. Kasi nung naglabas ka ng mukha, ang fresh. Tama. Ang ganda. Totoo. Mm-hmm. May pa-teaser pa yun. Oo nga. Doon ako na, oh my God, oo, ito na yun. True. Impressive. And anyways, congratulations. Yes, congrats. Tapos, we're so happy na na-i-guest mo kami dito. Kaya nagkaroon tayo ng collaboration. Kahit puro tayo kagod. Ako masaya-saya, di ba? Yes, masaya. Kulitin natin to. Ayan. So, tapos na ba tayo? So, after, ilang minutes na natin siya in-screen? 40 lang. Yeah, 40 minutes. So, ito na mo. Tiyan! Wala mo pala. So, yung marating namin, netchot na. Ayan, na-chill na. So, pinuha na namin. Eh, ganito ang difference nga pala nung... 4 layers. 3 layers. The graham. And then, this is 4. Yeah. Hmm. Depende na lang po sa inyo kung gano'ng kalaki yung container ninyo. Yeah. Or yun, kung ilang layers ang gusto nyo. Yes. So, ito. Paano siya tanggalin? Gagalin lang sa gilid. So, ikaw ba yung tanong kanina? Mm-hmm. Na kailangan, bakit pwede ba wala nung caramel? Caramel. Oo. Kasi pag wala yun, mas mahirap siyang matanggal. Kailangan talaga. Hindi na siya basta para lang sa lasa.
para rin madali siyang mawala dun sa... Matanggal sa lalagyan. Mawala. Mawala sa buhay. Mawala sa buhay. Yes. At... miss? Hindi, para madali siyang tanggal. Okay. So, yun pala siya. Itataog natin siya dito. Medyo, anin na lang yung clay. Kasi dapat nasa gilid. Ay, nasa gilid. So, nasa gitna. Pwede pala siya. Ay, hindi. Kasi, ayaw nga. Pwede siyang ilagay. Muna. Muna. Tsaka siya lagyan ng clay sa gilid. Dagdag-cream na lang. Okay, so, eto na po yung ating finished product. Pinating namin kaya rin dumulas kasi yung leche flan. Yes. Pero para mas social, dito namin siya nilagay. Truth! Para tikman namin. Yes! Ito na po yung taste test. Mm-hmm. My favorite taste test. Lagyan mo ng tea pa sa dulo para hindi... Taste test. Tea. Taste tests. Ayun, tikman na natin. Okay, on ka na. Sama mo yung gray ha. Habang mo yung... Yan na. Gusto okay. Ko sa tikman ng separate. Nang separate. Wala, oo. Mas masarap. Hindi lang yung powerful. Hindi kasi ano siya, hindi siya yung crunchy na super. May crunch siya. Pero sakto lang. Oo. Sandali pa lang actually namin kasi ito nilalagay. Naka-chill. Pero mas masarap talaga ito pagka na-chill na siya overnight. Lalo na yung leche flan, mas magiging parang firm siya pag na-chill na ng maayos. Nung kasabay? Anong fair niya ta? Yung leche flan, hindi siya, hindi ganun ito overpower or yung... Diabetes. Or hindi ganun siya katamis. Mm. Hindi kayo magkaka-diabetes. Oo nga. Saka-creamy. Insakto lang siya. Yes. Siya. Yung, tsaka it melts in your mouth. Totoo pala yung sinasabi nila na yun. Paano yung melt? Ganon. Pasabay yung buka. Ito na nga. Hindi pa premium yung... Meron akong ibang version kasi nga ng leche flan. Yung puro egg yolks lang. Mas ano pa yun? Mas creamy. Ito kasi pang benta. Dahil kasama nga pati egg whites. Huh? Sasabay na. Pero ang sarap, grabe. Not too sweet. Hindi kasi kami matamis na tao ni Kel. Ako, hindi ako sweet. Pwede ka pa, pwede nga pala mag-adjust yung sugar. Kasi di ba 400 grams yung sugar na ginamit na sa leche flan. Kung medyo natatamisan pa rin kayo, pwede nyo mag-adjust, pero konti lang. Let's say, 350 grams. Ang maximum na yun. Kasi, pag binababa pa sa 350 grams, mag-iiba na yung texture ng leche flan. May inalaman sa texture. Hindi lang siya dahil para gusto mo lang tumamis. May sa texture niya. So, pag binawasan mo na sobra, for example, ginawa mong kalahati lang, hindi ganyan kalalabasan. So yun na, oh, FYI po yun! Fact yun. Yes. Tsaka, ano din, texture din, yung para maganda yung texture niya, dapat din slow, yung pag-steam nyo, mahina lang, low heat lang. Kasi pag binilisan nyo, kumukulong-kulo talaga yung tubig, mabilis na luto, magiging panit din siya. Yeah, parang nabibigla. Pag nabigla, panit yung itsura din ng leche flan. So dapat mahina lang. Pero ang sarap niya guys, promise. Hindi, ubusin na natin. Pang may gusto, pang ubus yan. Ubusin na lang ako. Ano si Kelvin hindi siya mas sweet talaga ng tao. Ano pa kaya? Hindi. Promise guys. Try nyo tapos. Perfect sa kahit saan. Yeah. Okay. Nag-comment kayo sa baba. Yes. Promise. Try nyo pa-comment din. Okay ba? Yes. Ano? Kung may questions. Pala, don't forget to like this video. O give us a thumbs up. Here is our finished product. Our... Greyhound Leche! Yan. So, sana i-try nyo rin gumawa. Kasi, ayun mo, ganda-ganda niya. Yung recipe na dyan lang, yung procedure na dyan lang din. So, na-discuss din naman dito yung procedure. So, I hope na-enjoy nyo. Yes. And don't forget to subscribe sa aming channel. Yes. So, especially sa True Delicious! Yan. For...
tipid tips sa mga cuisines, pastries, ayan, sa mga pangregalo, pangbigay, pang... Yes, lalo na ngayon, malapit na magpasko. Saka, sana nag-enjoy din kayo kasi hindi lang to basta tungkol sa niluto namin. Siyempre gusto namin masaya. Masaya! And, yes, hindi kasi kailangan maging boring ang pagluluto. Tama! Umugot sana ako. Sige. Ipasok natin yan! Insert! Ayun, paro na lang ang Keke and Marzy Vlogs. Yes po! Okay, tapos si... Subscribe kayo sa channel namin at saka sa channel ni... Delicious! Don't forget to click the notification bell and yung all para ma-update kayo sa mga susunod naming videos pag may bago. Yes! Yes naman, pag may bago. May bago? May bago. Yeah, para updated kayo. Yes. Hindi lang sa chismis. Ay. Sa vlogs. Yes. So again, this is Chef Che of Two Delicious. And Miss Kenny and Marzy. Bye.